Hi, Kasibwada. This is Naomi Sib once again. Maraming salamat po sa pag-click ng video na to. Ngayong araw na to, makikita mo naman sa screen yung topic natin for today. Ibibigay ko sa inyo yung top 12 benefits or advantages ng paggamit ng Cebuana Micro Savings Card or Cebuana Micro Savings Account. Ngayon, ang ilan sa mga ito ay posibleng alam mo na, pero maaring karamihan sa mga benefits na nandito ay hindi mo pa alam. So make sure na tapusin mo tong video na to hanggang dulo. Okay, so kung gusto mo pala ng mga contents sa kagaya nito, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you won't miss anything. Kung na-hit mo na or nag-subscribe ka na sa channel ko, sobrang thank you so much po. And then, kung gusto mo ng marami pang videos tungkol sa Cebuana Luwilier, may ginawa po akong playlist kung saan meron yung 13 videos na maaring isa sa mga yon ay may interest ka. So, check mo na lang sa iCard na makikita mo sa upper right side corner ng screen na ipapop up ko dyan. Okay? So, disclaimer muna bago ko mag-umpisa. Lahat ng babanggitin ko sa video na to ay base sa sarili kong experience. And of course, nag-research na rin ako to make sure na lahat ng babanggitin ko ay may basis talaga. And of course, hindi po sponsored ang video na to. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung nalalaman ko tungkol sa Cebuana Micro Savings. So, umpisahan na natin. Alright, number one benefit is pwede kang makaipon up to 50,000 pesos lang walang maintaining balance. So, hindi kasi kagaya ng sa banko na meron tayong at least, I think, 2,000 pesos to 3,000 pesos na maintaining balance. Otherwise, magpe-penalty tayo monthly kapag hindi natin na-maintain yung balance na yon. So, with Cebuana Micro Savings, wala kang po problemahing maintaining balance. Okay? So, gusto ko lang ding i-clarify na ang maximum deposit amount po ay 50,000 pesos at hindi 500,000 pesos. Pero kung gusto mo naman ng 500,000 pesos na maximum deposit, pwedeng-pwede kang mag-open ng savings account sa Cebuana Luwilier Rural Bank. Okay? Alright. So, next benefit. Ayan, pinakita ko lang yung picture ng 50,000 pesos para ganahan kang mag-save, diba? Yon. Next naman, number 2, di gaya sa mga banko, sa Cebuana Micro Savings, walang dormancy fee kapag late ka nakapagbayad or nakapag-save. Sorry sa typo ha, hindi bayad yan kundi save. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kapag ka na-late tayong magbayad or na-late tayong mag-ipon is nagkakaroon tayo ng penalty na tinatawag. Pero pagdating dito sa Cebuana Luwilier, wala pong dormancy fee, walang charge, walang penalty. So, definitely hindi ka mamaproblema in case na medyo na-short tayo sa budget. Okay? Next benefit is walang expiration date ang Cebuana 24K card mo. Yes, wala pong expiration date yung card na yan. So, make sure na aalagaan mo yung card na yan, lalong-lalo na yung microchip. Iwasan po natin or ilagay natin siya sa magandang lalagyanan, yung safe siya na hindi makakaskas yung microchip kasi gumagana talaga dyan. Pero in case na masira siya or mawala siya, pwede ka namang mag-request ng panibago. Yun nga lang, meron yatang payment worth 100 pesos. Pero kung meron ka namang points sa Cebuana Micro Savings Card mo, pwede mo namang i-convert na lang yun. At yun na lang yung gamitin mong pambayad para libre na, di ba? So, yes, sa iba kasing banko is yung mga card natin, di ba? Yung mga ATM cards natin is merong expiration date. Pero itong Cebuana Luwilier Micro Savings, wala pong expiration date ang card nila. Okay? So, yun. Next benefit or advantage, ayan, pinakita ko lang ulit yung image na walang expiration date. Alright, next benefit, number 4. Kung parent ka na at may anak kang 7 years old and above, mga minor pa lang, pwede mo nang kuhaan ng micro savings. So, ayan, halimbawa nagbabala ka na mag-set up ng savings para sa anak mo na mag-aaral sa elementary or kahit sa high school. As early as 7 years old, pwede ka nang mag-open ng account sa kanya. And even kahit minor ka pa lang,
kung nanonood ka and then minor ka pa lang, estudyante ka pa lang, pwede kang mag-open ng Cebuana Micro Savings account at yung ID na gagamitin mo is yung ano mo na lang, valid ID, school ID na lang, o kung wala naman is yung birth certificate. Okay? So definitely pwede kang mag-save kahit bata ka pa. Mas maganda kasi yung bata ka pa lang is marunong ka nang mag-ipon. Okay? Next benefit. Number 5, magkakaroon ng 0.30% annual interest ang iyong savings. So, kung titingnan natin, medyo maliit or may kaliitan yung interest, pero at least meron pa ring interest, 'di ba? Tsaka ang pinaka purpose naman talaga kung bakit tayo nagsi-save is para makapag-save, 'di ba? Either gagamitin mo 'yan sa small business mo or may iba ka pa talagang pinaglalaanan ng money na 'yon. So yung 0.30% is not bad. Ipapakita ko sa inyo yung computation kung paano kino-compute 'yon, so no worries. And then marami ring nagkakamali dito, or hindi naman sa nagkakamali, siguro nako-confuse lang sa 0.30%. Minsan nagagawan lang 30% or something. So, yan. Ito, yan. Yan, ito yung example. Halimbawa, ang savings natin sa ating micro savings account ay umabot na ng 10,000 pesos. So, sa loob ng isang taon, kasi yung rate na annual is yearly, yung ibig sabihin nun, so yung 10,000 pesos natin, imumultiply lang natin siya sa 0.30% at magkakaroon na po tayo ng 30 pesos na annual interest. Now, take note na meron pa rin pong tax yung ating savings, okay? Pero sobrang liit lang ng tax na yon, mga 0.08 cents lang, mga ganun. So, hindi na mabigat sa atin yon, okay? Next naman na benefit is number 6, gamit ang Cebuana app. Pwede mo magamit ang savings mo for e-loading business. Yes po, pwede mong gamitin pang-load yung naipon mong pera sa Cebuana Micro Savings sa kahit na anong telecommunications company, may it be Globe, Smart, TNT, TM, or Sun Cellular. So, di ba maganda rin yung may e-loading business ka as long as meron kang wifi connection? Kasi dito sa Cebuana Luwiller, kapag ka nag-load ka is wala siyang patong. I mean, kung regular 15 yung pinaload mo, 15 pesos lang din ang madededuct sa savings mo. So, pwede mo siyang patungan ng around 2 pesos to 3 pesos. So, not bad, di ba? Pwede mo siyang gawing e-loading business actually. Alright, so just make sure lang na meron kang eCebuana app na naka-download sa phone mo. Sobrang maganda yan. So kung hindi mo pa alam or hindi ka pa nakakapag-download, meron akong video niyaan kung paano mag-download at paano mag-sign up. So better check it out na lang din sa list ng videos ko. Alright, so next naman na benefit. Sobrang daming benefit, no? Hanggang 12 ba naman? So yan. Number 7, pwede mong magamit ang Cebuana Micro Savings Card mo kapag magsasanla ka o magpapadala ka ng pera dahil mag-i-earn yun ng points na convertible sa load o kaya as payment sa money remittance. Ayun, sobrang ganda kasi gamit yung card natin. Kapag nagsanla tayo, nag-i-earn tayo ng points. And guess what? Ang taas kaya ng points na makukuha mo, like ako dati nakaka 89 points, 69 points, and then piso talaga ang katumbas niyan. A convertible siya sa load. Halimbawa, naka 60 pesos ka, 69 points, pwede kang magpa-load ng regular 50, 'di ba? O kaya regular 60 kung merong ganon, 'di ba? And then kung meron magpapadala ka naman money remittance, halimbawa saktong 500 pesos lang yung pera mo, tapos 500 pesos lang din yung ipapadala mo, tapos meron kang Cebuana micro savings card or 24k card na merong lamang 20 points, so pwede mong gamitin yun kasi 15 pesos yung bayad, diba? So pwede mong gamitin yun, so sobrang convenient niya, diba? Ang daming benefits, hindi tayo malulugi. Alright, so move on na tayo sa number 8 benefit. So, pwede mong gamitin ang eCebuana app para makapag-money transfer ka sa murang halaga. Yes! Actually, parang secret ko to dati na na-discover ko. And then, sobrang tuwang-tuwa ako. For example kasi, magbibigay na lang ako ng example.
ayan, mababa. Kasi mababa yung rate niya. Imbes kasi na magkaroon tayo ng convenience fee. Yan, convenience fee. Kasi hindi tayo pumila, hindi tayo pumunta sa mismong physical branch, hindi tayo nainitan, sa bahay lang tayo. Dapat may convenience fee, diba? Pero dito, kapag ginamit mo yung Cebuana Micro Savings card mo or savings mo sa pagpapadala ng pera, imbes na taasan nila yung singil or yung bayad, is mas mababa pa. Ngayon, ilalagay sa inyo yung picture ni Coco Martin. Nakuha ko lang ito sa Google. Yun. Halimbawa dito, tingnan mo sa chart, yung 401 to 500 pesos, may payment yan na 15 pesos. Pero guess what? Kung sa Cebuana Micro Savings, i-Cebuana app mo yan gagawin, yung money transfer, 12 pesos na lang ang sisingilin sa'yo. So, yung 3 pesos, savings mo na yun, diba? Then, yun, ang 1,000 pesos naman, imbes na 30 pesos, 24 pesos lang yung babayaran mo. So, nakasave ka ng 6 pesos. So, malaking bagay na rin yun, in fairness, diba? So, ang ginagawa ko lang dito is ihulog ko muna yung padala ko. Halimbawa sa parents ko, magpapadala ko. Ihulog ko muna sa Cebuana Micro Savings. Tapos, saka ko siya ipapadala kila mama. So, yun. Nakakatipid ako doon. Kahit 3 pesos lang yan, 6 pesos lang yan. Yan, malaking bagay pa rin yun, diba? So, yun. Try mong gawin yun. Next. Number 9. Gamit ang eCebuana app, pwede kang magbayad ng iyong monthly bills at no extra cost. Yes, based on our experience. Kasi si ate ko, nagbayad siya ng bills payment and not sure kung sa ibang companies ganun din. Pero ang trinay namin is Meralco, Maynilad, at Sky Cable. So, yung Meralco talaga is free of charge, walang patong, walang convenience fee, like sa bahay ka lang, 'di ba? So mga 10 pesos or 5 pesos na additional fee ang babayaran mo, pero walang ganoon eh. Even sa Maynilad and sa Sky Cable and Sky Broadband, wala pong extra charge. So kung magkano yung bill mo, yun pa rin yung babayaran mo. So kung aalis ka pa, delikado, may coronavirus and all, so better na lang na gawin mo na lang yung transaction online. Just be careful lang sa account number, double check it. Pwede mo namang i-double check, triple check bago mo i-send, di ba? So yun, sobrang convenient niya, promise. Next naman is number 10. Pwede kang maghulog for as low as 50 pesos. So, budget-friendly talaga siya. So, halimbawa, estudyante ka pa lang and then gusto mo na talagang makapag-ipon. Kahit 50 pesos lang yung money na meron ka, pwedeng-pwede mong ihulog yan. And then, kahit barya pa yan, yung galing sa alkansya mo na tig-10, tig-5, pwedeng-pwede mong ihulog sa kanila. Walang problema yan. I tried it talaga. Personally, kahit tig-10 pesos, hinuhulog ko. Yun. Dati, yun. Ganon. Basta ganon. Alright. Next naman, number... Ayan, 50 pesos. Ang laki na ba? Laki ng picture. So, yun. Number 11 na benefit. So, kung medyo kapos, pwede mong i-withdraw yung perang naipon mo sa kahit saan sa over 2,500 Cebuana Louvillier branches nationwide. So, sobrang daming branches ng Cebuana. Kahit saan ka pumunta, sa palengke, sa tapat ng bahay nyo, sa kanto, paglabas mo sa sakayan ng jeep, nandyan, meron Cebuana. So, kung medyo kapos na tayo, pwede mo siyang i-withdraw. Diba? Pero take note lang yun na yung maximum na withdraw amount natin is 15,000 pesos per day, and that is 5,000 each. And then ang minimum naman na withdraw natin is I think 200 pesos or 500 pesos, not quite sure, but I think 200 will do, or 100 pesos pwede kang mag-withdraw, I think. Yeah, just comment down below kung mali ako or tama ako, correct me if I'm wrong ha. So yon. Oh, yan. Pwede mong withdraw head cost mo yan eh. Alright, so next. Not the least.
Of course, pwede mo nang i-transfer ang pera mo from GCash app papunta sa micro-savings mo. So, baka hindi ka pa aware na may ganitong feature. Actually, ang tagal na nitong feature na to. And nakakatuwa siya kasi halimbawa meron kang balance sa GCash app mo tapos gusto mo siyang mapunta sa micro-savings mo, micro-savings account. You can do that at sobrang dali lang. Kung hindi mo alam kung paano yun gawin, meron akong ginawang video noon kung paano yun. Search mo na lang sa list of videos ko sa playlist na nasa iCard na nasa upper right side corner ng screen mo. So, yun lang naman. Sana po meron kayong natutunan sa video na to or meron kayong nalaman na bago sa paningin. Alright, so yun. Nga pala, bago ako mag-end, itong video na to is or itong topic na to ay nagawa ko na 4 months ago. Ito yung pinakauna kong video. And ang dami talagang nag-comment or merong tatlong nag-comment and then meron siyang 13 dislikes. Ang dami nag-dislike sa video. And I think hindi yon dahil sa benefits, diba? Or dahil sa Cebuana Luwiller. Kundi dahil sa kung paano ko i-deliver yung message, kung paano ko magsalita. Kasi ang arte ko daw. And then, totoo naman talaga na naaartehan ako sa boses ko. At personally, kapag pinanood ko yun siya, ngayon, hindi ko na talaga matitiis, hindi ko na ma-attempt, hindi ko na matapos yung video kasi ang arte talaga. So, sabi ko, gagawa na lang ako ng separate na video na hindi na ako mag-English-English kuno, ano, Bisayat naman tayo, di ba? So, Tagalog na lang para maintindihan ng lahat, tsaka para mas maayos. And then, sobrang thankful ako doon sa mga nag-comment ng arte daw ng boses ko kasi I take it as a positive feedback para may improvement tayo next time. So, yan. Dami ka na naman sinabi. Ayan. Thank you so much for watching. Ayan, GCash to Cebuana Luwiller pala. Ayan. Nilagay ko lang yung image para meron tayong design joke. So, yan. Thank you so much for watching. Kung may natutunan ka, like mo naman yung like button dyan. Huwag yung dislike joke. So, share mo yung video na to sa iba para matutunan din nila. Subscribe to my channel, of course. Huwag na huwag mong kalilimutan. Joke lang. So, happy saving kasi mana. Ingat lagi. This is Naomi Sing once again. You take care always. God bless you. And once again, happy saving kasi mana. Bye!